Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Ethiopiang yonuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karuwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit sa Felipe at narinig niyang binabasa ng yonuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang yonuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe'y inanyayahan niyang sumakay sa karuwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinaladala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yonuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yonuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yonuko ang karuwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yonuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang Salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Aleluya,
Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na puong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia. Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon.